Ayan po mga kadyano, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Napakaganda ng ating langit, asul-asul. Yung mga dahon ay berding-berde. Ayan mga kadyano. Ayan po mga kadyano, ngayong araw po ay ilalagay na po nila yung ating bintana. Ayun, mga kadyano. Nabalot po ng plastic. Ayun po mga kadyano, tinatanggal na po ni Kuya yung ating balot ng bintana. Tatanggalin po muna nila yung mga bintana, yung pinaka salamin. At ikakabit po nila yung pinaka frame ng bintana para mas madali pong ikabit or idikit ng sealant para hindi siya mahuhulog. Ayan. Medyo mabigat po kasi yung mga salamin natin. Ayan. Kakabit po muna nila yung frame ng bintana. Ayan, mga kadyano. So, ayan po mga kadyano. Sinusukatan na po nila yung ating bintana. Para pantay po yung paglalagay ng frame. Ayan. At yun po mga kadyano, nilalagyan po nila ng pako sa gilid para po hindi siya mag-slide or mawala sa pwesto yung ating frame. At ilalagyan din po nila sa may bawat sulok ng frame para hindi po siya gagalaw. Ayan. Pagka nilagyan na po ng silicone or yung sealant natin. Ayan. Ayan, nilalagay na po nila ng pako. Ayan. At ayan po mga kadyano, nilalagay na po nila ng silicone. Yung purpose po nito para po sumigit yung ating frame. At syempre na rin po yung ating tubig galing po sa labas kung sakaling uulan. Hindi po papasok sa loob. Ayan. Ayan, tanggalin po muna natin to. Ayan po, yung sa labas din para di po matabunan ng sealant natin. Ayan po mga kadyano. Nilalagay na po nila ng sealant. Yung bandang taas. Yung purpose po nito para po kumapit yung ating bintana sa pader at yung at para din pa sa waterproofing ng bintana natin pagka sakaling umulan. Hindi papasok yung tubig sa loob. Inadahan-dahan po muna yun para maganda yung pagkakadikit ng frame ng bintana natin. Masingit ko na rin po pala yung ating spiral staircase natin. Since wala pa po kami nahanap na gagawa. Siguro sa susunod na lang po muna siguro yung spiral natin. Yung mga kadyano. Unti-unti na po na ikakabit yung ating bintana. An eternity later. Ayan po mga kadyano, pasok po tayo sa ating bahay. Ayan. Ayan po mga kadyano, tapos na po yung pagtatay sa ating bahay sa loob.
At nagkabit na rin po kanina yung ating frame para sa ating bintana. Ayan. Malinis ang pagkakasil. Ayan mga kadyan, malinis ang pagkakasil. Ayan natin sa part na labas. Ayan. Yan mga kadyano, konting-konti na lang talaga ay mapapa-house blessing na natin itong bahay. Punta po tayo dito sa kusina. Ayan. Yan po, nakinis na rin po nila yung magiging cabinet natin sa baba. Ayan. Pulido po yung pagkakagawa. Yung mga kanto-kanto, sharp, yan. Tapos itong CR natin, nalagyan na rin po ng doorknob. Kasira natin, ayan. Nangalak na. Plastic po yung ating pintuan. Bali bukas po is yung mga bagong dumating po na tiles is ikakabit na po dito sa ating countertop po. Ayan. Ang lababo. Countertop ng lababo. Ayan mga kadyan. Ayan po mga kadyan yung update natin yung mga araw. Diyan naman tayo mag-umpisa. Punta ro. Ang mga kadyano. May mga gamit pa sa ako. So, construction. Ngayon po yung ating bintana. Tanggalin na po natin yung mga plastic. Ayan. Ang cover. Taas. Satisfying. Start magbakbak na itong sticker. Kumatanggal itong isa. Dito po sa isang bintana natin. Mumara. Bumaha dyan. Tumayo pa natin ng isa. Ano mo sasabi mo? Pag ayaw mo makita yung kontakto, para yung mukha din makita nila mo. Diyan ang Marcel. Kita naman yung labas, oh. Kita naman yung labas.
Pero yung sa may, pag nasa labas ka, hindi kita yung loob. Ayan. Yung mukha na naman mahigit sa labas? No. Depende kung sisilip ka or maliwanag yung sa loob. Pag maliwanag sa loob, madilim sa labas, makikita yung loob. Kung mga kadyano yung ating ano. Kitang kita. Ayan. May salamin na tayo sa labas ng bahay. Hindi na po ako bibili ng salamin. Ayun, nakita sa loob. Kita pa rin pag sumilip ka. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong.